Level up the Japanese cuisine ang bibida ngayon sa Midnight Express. Yan ang ino-offer ng isang resto na swak na sa panlasa, eh, Instagrammable pa. Narito na si Mikael Daes. Happy New Year mga kapuso! Dahil may pasabog ang buong mundo, may pasabog rin ang Midnight Express ngayong gabi. Pakita natin sa inyo. Tara, ito na. It's different from most Japanese restaurants here in Manila. Kasi dito sa Manila, usually mga traditional talaga na Japanese. So kami, if you see, like we have yung maki, there's art, yung iba yung presentation niya. So we tried to make it younger and more hip. So it's like taking the traditional recipes and then incorporating our own touch. Dahil nasa millennial age na nga tayo at palala na nga ng palala ang andaran pagdating sa hashtag food porn. At may iba naman na sumusunod sa gawaing post before we eat pagdating sa kainan, swak na swak ang paandar ng Japanese resto na ito. So the cool thing about dito sa Store Uizikaya is that lahat ng mga basic items sa Japanese cuisine mahanap mo din sa menu nila. Pero nilalagyan nila ng konting twist at dadaanan natin yung mga twists and turns nila pagdating sa Japanese cuisine. First one up, this is nori tempura. Nakakatawa sa lasa ng nori tempura. Alam niyo yung nori Japanese chips? Yung parang chichirya siya na nori. Yun yung lasa. Parang kinakain mo yung chips at yung tempura na magkasabay. In a funny way, nagtutugma sila. So nagbe-blend sila. Okay, here we go. Ito na yung mga parang main event nila dito sa Soro Izakaya. This is their Oumi Maki. So meron silang mga sariling maki dishes na ginawa. Pero aside from that, meron rin silang unique designs na ginagawa na sa totoo lang ngayon ko lang nakita. This is actually just Japanese mayo with food coloring. Maganda yung pagkagawa. In fairness, I can appreciate that kind of art. Pero more than the art, pagkain tayo. So this Oumi Maki is basically may tempura sa loob, then yung minaki siya, and then may salmon roll sa ibabaw na mukhang tinorch rin. Binudburan ng tempura crumbs rin. So, heavy. Okay, moving on. Ito naman ang lava maki. Tignan nyo naman. Ngayon ko lang napansin kasi pinapansin ko yung colorful design nila ng mayo. Pero lava maki siya dahil mukha siyang volcano. Tapos yun yung lava na lumabas. This is tuna. There is kani inside. And ito namang lava. Spicy sauce with salmon. Okay, game. And expectedly, nag-enjoy ako. Japanese food, yun yung paborito ko nga. Lagi kong sinasabi. Kaya naman sa mga mahihilig mag-vlog or vlogs dyan, sugod na sa kanilang dalawang branches, isa sa BGC at isa dito sa Maginhawa. Maghanda na ng 250 to 500 na budget at mamili na sa kanilang mga solo or for sharing na mga dishes na sasakto sa iyong IG post. Mga kapuso, wala na akong masasabi pa. Kung gusto niyo ng solid Japanese food with a twist na medyo may kakaiba sa pagkain nila, dito kayo sa Soro Izakaya. Ako po si Mikael Daes. This is Midnight Express. Good night, guys.